Unang-una po, nais kong magpasalamat sa inyo mula sa kaibutura ng aking puso sa inyong pagdalo ngayong umaga. Alam niyo po, ngayon ang unang araw ng kampanya. At makikita ho natin, magpaparali mamaya, yung dalawang malalaking koalisyon. Alam niyo ho, yung mga sasama sa rally doon, meron ng pamasahe, meron pang pagkain, meron pang pabaon. At sila ay pupunta na dyan, uupo lang at manonood. E kayo ho, walang pamasahe. Ewan ko kung bibigyan kayo ng pagkain ni Nat Santiago. At definitely, hindi ho kayo aabutan ng pera ngayong umaga. Hindi lang ho yun. E pinatakbo pa namin kayo. Nagpagod at nagpawis. Saan kayo nakakita ng ganyang klaseng kandidato? Dahil po, kaya ho ganyan, palakpakan po natin ang ating mga kasabang katutubo mula sa Katribo. Eh, saan ho kayo nakakita ng ganyang klaseng kandidato? Yan po yung isang pinagkaiba natin. Ang takbo ni Teddy Casino ay takbo ng sambayanang Pilipino. Ang takbo ni Teddy Casino ay isang dapat pagpawisan at pagpaguran nating lahat. Hindi ho tayo katulad ng ibang mga politiko na mamimili lang ng boto. At hindi ho tayo katulad ng ibang politiko na sila lang at yung malalapit sa kanila ang mga inaatupag. Tayo po, 15 taon po tayo sa kalsada kasama ninyo, ipinaglalaban ang karapatan at interes ng mga mahihirap, ng mga magsasaka, ng mga manggagawa, ng mga maralita, ng mga katutubo, mga kabataan at estudyante, mga kababaihan, mga profesional, pati po yung maliliit na negosyante. Kaya sama-sama po tayo dito sa ating takbo. Ang laban po sa Senado ay hindi lang labanan ng mga politiko. Ito ay laban ng sambayanang Pilipino para magkaroon ng tunay na kinatawan at boses ang karaniwang tao dyan sa Senado. Tapos na ho. Salamat. Tapos na ang panahon na puro na lang malalaking politiko, puro malalaking may lupa, puro malalaking negosyante at mga artista ang nasa Senado. Ang kailangan, ang tao naman ang mapunta sa Senado, kinatawan at boses ng karaniwang tao ang may lagay natin sa Senado. At sa laban ho yan, sa labang yan, tayong lahat ay magkasama. Ano ba ang ating ipinaglalaban? Sabi ni Nat kanina, hindi naman natin mababago ang sistema kapag may naipasok tayong isang boses sa Senado. Pero sisikapin natin, sa abot ng ating makakaya, buong lakas, babaguhin natin ang sistema para sa karaniwang tao. Nasa forum po ako kahapon, may nagtanong na isang estudyante, paano kung mababago ang sistema? Paano ka makakapanalo ng panukalang batas gayong isa ka lang? Lahat sila, iba ang inaatupag, ikaw lang ang lumalaban sa taong bayan. Paano mo matitiyak na may papanalo mo ang iyong mga panukalang batas sa Senado? Ang sagot ko po ay simple lang. Wala akong pakialam sa kanila kung ayaw nilang maniwala. Ang mas importante, ang naniniwala at sumusuporta sa atin ay ang sambayanang Pilipino. Basta't nasa likod ko, kayo, ang sambayanang Pilipino, kahit mag-isa po tayo dyan sa Senado, ilalaban natin ang pagbabago ng sistema para sa karaniwang tao. Sanay ho tayo sa laban. 15 taon po tayo sa kalsada, 9 na taon na kongresista, hindi tayo umatras kailanman sa laban para sa mamamayan. Hindi tayo nagpayaman sa pwesto, hindi tayo tumanggap ng suhol. Kaya po ngayon, ako ang pangatlong pinakamahirap
na miyembro ng Kongreso. Kita nyo naman itong sasakyan natin. Kakarag-karag na. Pero ganyan talaga. Basta't ang nasa puso at nasa pakikibaka ay ang interes ng karaniwang tao, hindi ka magpapayaman, hindi ka magsasamantala sa pwesto. Ang ating ipaglalaban, tatlong bagay, tatlong malalaking reforma. Una, ay ang totoong reforma sa lupa at maunlad na industriya. Yan po talaga ang kailangan natin, paunlarin ang ating mga magsasaka. At kapag maunlad ang kabuhayan ng ating mga magsasaka, uunlad po ang mayorya ng mamamayang Pilipino, matitiyak natin ang pagkain sa bawat lamesa, hindi ho ba? Ipaglalaban din natin ang maunlad na industriya. Dahil ang industriya po natin ngayon ay bagsak na dahil sa patakaran ng gobyerno sa importasyon at pagbubukas sa mga dayuhang monopolyo. Ibabangon po natin ang mga industriyang Pilipino. At kapag nagawa natin yan, magkakaroon ng permanenteng trabaho at maayos na sahod para sa ating mga manggagawa. Tama! At pangatlo, mababang presyo para sa lahat. Kailangan natin pababain ang presyo lalo na ng mga batayang serbisyo katulad ng kuryente, ng tubig, ng langis. At kapag bumaba ang presyo ng mga yan, bababa din ang presyo ng iba pang mga bilihin. Itong mga bagay na ito, maaring hindi tuluyang mawakasan ang kahirapan, pero kahit papaano, aasenso ang karaniwang tao. Yan po ang ating ipaglalaban sa Senado. Yan po ang ating pagsasama-samahan. At bilang panghuli, nais lang po natin batiin yung ating mga kasamahan dito na nanggaling pa sa malalayong lugar para makasama tayo mula sa Ilocos, ang mga empleyado ng Times Transit. So, isang bus po silang bumiyahe dito. Ako, ilang oras po. Bumiyahe po ng ilang oras at tumakbo pa kanina. At syempre, ang ating mga katutubo mula pa ho sa Pampanga. Kasama rin po natin ngayon. Ang lahat po ng mga party list, mga kapatid nating party list, kasama natin ngayon. Maraming maraming salamat. Mga kasama, ito po ay day one ng tatlong buwan na pangangampanya. Kaya ba natin? Kaya! Kaya ba natin? Kaya! Sa totoo lang po, hindi pa nagsisimula yung kampanya. Pero tayo po ay napakarami ng inikot, pero hindi tayo napapagod. Hindi tayo nawawalan ng pag-asa dahil alam natin na ang dala-dala natin sa pagtakbong ito ay ang tunay na pagbabago para sa karaniwang tao, ang lahat ng mauhusay at magagandang adhikain. Buhay ang sambayan ng Pilipino! Maraming salamat po. Magandang umaga sa inyong lahat.